Okay, so welcome ulit sa ating panibagong video. No? So sa video ito, hindi tayo Google Sheets. Gagamit tayo ng Excel, no? Ayan. So sa video ito, gagawa tayo ng step by step na inventory management system. So simple lang naman 'to, no, yung gagawin nating inventory dito sa Excel. Ginawa na natin 'to dahil isa ito sa most requested, no? Most requested na mga nire-request sa atin nung ilan sa mga viewers natin, sa mga emails din na natatanggap ko na nanghihingi sila ng kopya ng Excel. So ngayon, gawa tayo ng simpleng inventory management system dito sa MS Excel. Ayan. So, ang gamit ko na MS Excel ay yung 2016 na Excel, no? So, itong gagawin natin, kagana din naman to sa ibang mga version o mga lumang version ng Excel. Yung sa akin, alam ko lumang version na rin to, no? Pero sige, ipakita na natin yan kung paano natin gagawin. So, dito, sa Excel na to, napansin ko lang na yung rows niya ay umabot ng 1 million, no? So, para mabawasan natin to, siguro gamit lang tayo na hanggang 1,000. So, 1,000, no? Yun lang yung ideal muna na rows na magagamit natin. At kung halimbawa ay gusto nyo 2,000, ayan, sundan nyo lang to yung step-by-step na tutorial natin. Para may idea kayo kung paano nyo gagawin to. So, ako gusto ko hanggang 1,000 lang. Ayan. So, bawasan natin, no? Ayan. Tinry ko kanina na gawin to. Dinilit ko, ayaw madilit. Kaya, ang gawin na lang natin, hide na lang. Ayan. Kung sa inyo nadidilit, ganda, no? Pero, sa akin kasi ayaw, kaya hide na lang natin. Okay, so tingin ko kakailanganin natin ng mga gawa tayo ng kopya nito ng mga siguro mga 4 para may extra lang naman din. Ano? Asan na yung kopya? Nawala. Create a copy. Ayan, okay. Isa pa, create a copy pa tayo. Isa pa. Wala kasing duplicate, no? Kaya copy lang. Create a copy. Ayan. So, reminders lang din. Medyo nangangapa pa ako sa Excel, no? Kumpara sa Google Sheets. Na ganun din, nangangapa rin. Pero mas nangangapa ako dito sa Excel, no? Kasi mas nasanay tayong gamitin ang Google Sheets. Kaya medyo may pangangapa tayong magaganap dito sa tutorial natin, no? Iba rin kasi yung style o format ng mga pagpo-formula at may mga formula na hindi gumagana sa Excel na galing sa Google Sheets. Kaya kung mapansin nyo, pag nag-download kayo ng mga template ko sa Google Sheets, hindi gumagana yung ilang formula pag dinownload nyo tungo doon sa Excel. Okay, so ang karaniwan dito sa inventory ay yung item name. Yan. Item name. Diretso na tayo sa cost price. Yan. Cost price and then retail price. Ang ibig sabihin ng cost price, yung presyong binili nyo sa supplier, retail price, kung magkano nyo ibebenta. Okay. So, pwede na yan, no? Format lang natin na lahat sila ay nasa center. And then, itong nasa unahan, i-bold natin. Ayan. Okay, so, lagay tayo ng mga sample item. Item name, sample 1, sample 2, sample 3. Cost price, 100, 120, 120, 140, 140, 160. Ayan. So, tingnan nga natin dito kung may peso sign.
Silipin lang natin, currency. Asan ba yung format dito? Ayan, so kita nyo na, medyo nakangapa tayo. Aha, mukhang limited lang ang, eto, more number formats. Currency, symbol. Ayan, napin natin yung peso. T. Ayan, nasa letter P na tayo. Nako, walang Pilipina. Walang peso. Ayun, PHP. Ayan. So, okay natin yan. Ayun. Pag gumaganon pala siya, no? Ibig sabihin, may kailangan lang na hindi lang makita ng maayos. Ayan, kaya palakihan nyo lang ng maayos. Okay. So, sunod na parang itong sheet 1 natin, pangalanan natin to ng register. Ayan. Kasi re-register natin yung pangalan ng items, yung cost price nila. And then, retail price. Ayan. So, tapos, itong register na rin, parang ito na rin yung pinaka inventory natin, no? Yung tracking. Dito natin makikita yung stock in, stock out, at saka yung remaining. So, lagay tayo dito na initial stock muna. And halimbawa, may stock na kayo dyan. Sunod natin ay stock in, stock out. Ayan. So, ito may mga formula. Tapos, ending stock. Ayan. Kung ilan pa yung remaining. So, adjust lang natin. Okay. So, sunod. Ayan. So, ito may mga formula yan. Kaya maganda sigurong lagyan natin ng kulay, no? Ayan. Wala lang yung ano niya. Mga lines niya. Lagyan natin ng lines. Ayan. Then, darker natin to ng konti. Okay? So, meaning yan, may mga formula dyan. Yung mga walang kulay, ayan, dyan kayo mag-input. Okay, dito naman tayo sa isa pang tab. Pangalanan naman natin to ng stock in. Ayan, stock in. So, kagaya lang din dito, item name, cost price, ayan. So, lagay natin, ayusin natin ng konti. Ayan. At syempre, yung quantity, ano? Yung QTY. Ayan. Cost price, then retail price. So, same yung ano natin. Then, igit na natin para maganda tingnan. Ayan. Retail price. Ayan. So, maganda, pipili na lang din tayo dito, ano? Yung parang meron drop-down menu, pili-pili na lang, at hindi na tayo magta-type. So, para magawa yan, gagamitan natin yan ng data validation. Ayan, so dito yung mga pagpipilian natin. Pag may na-register key dyan, automatic sa drop-down menu, makikita nyo na rin. So, paano nyo gagawin yan? Select nyo yung row na yan hanggang sa pinakadulo, pinakababa. Ayan, para magawa yon, control, shift, arrow down. Ayan, para ma-select niya yung yung buong column, no? Ayan, pababa hanggang sa dulo. Ayan, so, puntahan natin yung data validation, data validation, nasaan ka na? Yun. Then, kunin natin yung list. And then source, pili tayo ng source. So, pinutin natin to. Puntahan natin si register. Select natin to hanggang sa pinakababa. Ganun ulit, control shift, arrow down. Yan. Then enter. Okay na. Then okay natin. Yan. So, makita natin dito, may drop down menu. Ako, walang lumalabas. Ano kayang problema? Mukhang kailangan nating ulitin. Ayan. Either may mali sa ating drop-down menu. Ano? So, select natin ulit yan dito. Data validation natin. Tama naman ang nakalagay.
input messages error A2 to A1000 list. Apply these changes to all other cells with the same step. Okay muna natin. Double check natin ulit. Ano kaya siguro ang problema ay yung aking Excel. So subukan ulit natin. Cancel muna natin. Siguro alisin natin yung data validation. Clear all. Ayan. Okay natin. So ulitin natin ano? List. Ayan. So yung source natin, kukunin natin dito. Mula dyan hanggang sa pinakadulo. Ayan. And then okay natin yan. Okay. Ayaw talaga, ano? Ano kaya ang reason niya? Bakit hindi siya lumalabas? So, clear natin ulit. Pwede niyong subukan sa version ninyo. Siguro, hindi naman magkakaroon ng error yan. Between ignore blank cells in cell dropdown input message alert. Apply these changes to all other cells with the same setting. So, try nga natin na hanggang 100 lang muna. Ignore block and cell dropdown. Okay natin. Ayun, nandito naman. Pero, bakit niya sinama lahat? Medyo questionable yun, no? Dapat in-ignore niya yung tawag dito. Dapat in-ignore niya yung mga blanks. Samantalang nakalagay dito, ignore blank. Okay natin. So, yan, no? So, medyo nga pa tayo dito. Dibale, okay lang yan. At least, nagka-troubleshooting tayo, ano? In cell dropdown, ignore blank. Naka-check naman. Kaya nakikita nyo, naka-check. Pero nakapagtataka, hindi naka-ignore yung mga blanks. Meron kaya akong maling nagawa, ano? So, ulitin natin. Clear all natin. Okay natin. Select natin to pababa. Data validation. List. Source natin. Yan. So, siguro para ma-avoid yung blanks. Ano? To avoid blanks, halimbawa sa inyo. Yan. Para ma-avoid nyo yung blanks, hanggang siguro pwede nyo isama yung kung hanggang ilan lang o ilan lang ina-register nyo hanggang doon. Pwede nyo nang gawin yun, no? Kasi dito, naka-check naman yung ignore blank ko, pero kasama pa rin yung blanks. Medyo nakakapagtaka, ano? I-okay lang natin. Ayan. So, nakakapagtaka pa rin. Okay. So, proceed muna tayo dito kasi hindi tayo makaka-move on dito. Proceed tayo sa cost price. Ayan. Itong quantity, kayo na bahala maglagay dyan kung ilan yung stock in. Dito sa cost price, para halimbawa kung ito ang pinili ko, alin man sa mga yan, lalabas yung cost price na niregister natin. So, paano yan gawin? Gamitan natin siya ng function na blookup. Ayan. So, kung sa Google Sheets, gumagamit tayo ng filter function, dito sa Excel, gagamit tayo ng blookup. Ayan. Halos pareho lang sila, pero ang filter kasi pwede mo palawakin.
ang VLOOKUP, stick lang siya sa isang cell. So, VLOOKUP. So, from the word lookup. Ayan. So, parang hahanapin niya, no, yung ipapahanap mo sa kanya sa row na iyon, sa vertical lookup. Ayan, okay? So, tingnan natin, VLOOKUP. Ito yung mga inputs, lookup value. So, ano ba yung lookup value natin? Ito, no? Yun nandito. A2. Hindi natin ilalock kasi kakopy natin yan sa ibang cells. Table array, no? So, dun yun sa register. Yan. So, ang array natin ay ito. Sama natin si retail price kasi sasama natin siya mamaya dun sa katabi niya. So, C2 hanggang sa pinakababa. Yan. Ito naman yung ilalock natin. So, para malock yan, gamitan lang natin ang F4. Ayan, naglalock siya. Next is column. Ayan. So, column 1, column 2, column 3. Cost price tayo, kaya column 2. Ayan, okay na. Then, enter. Ayan, so 400 siya, no? So, ito, i-format natin siya sa format into currency na peso. Currency. Yeah. PHP. Check natin. Ayun. PHP. Okay natin. Ayan. So, ito yung formula natin. Ang gagawin natin, copy natin yan hanggang sa pinakababa. Pero bago yon, gamitan muna natin ang if. If kung si A2 ay blank. Kung hindi, ayan, VLOOKUP. Ayan, so kulang tayo ng isang, okay na. So, from dyan, copy natin hanggang sa pinakababa. Okay. So, sa retail price, ganito rin. Copy natin to. Copy. Then, paste natin dito. Yan. Pero, gawin natin, imbes na row 2, row number 3. Yan. Enter. Okay. So, copy natin pababa. Yan. So, alimbawa ito, palitan ko sample 1 100 120, palitan ko sample 3. Okay. Yeah, so nagbabago siya, ano? Ayan. Okay. So pag naglagay tayo, halimbawa quantity 5 5 5, so sama na natin si sample number 3. Ayan. Then, halimbawa, may kulang pala tayo dito, ano? Tag-tag tayo dito ng date. Yan. So, halimbawa, date ngayon. Yan. So, para mag-auto-date today, ganun lang din. Control and then semicolon. Yan. So, lalabas yung date ngayon. Okay. So, pwede mo magamit yan as daily, weekly. Ikaw bahala, no? Ayan, okay. So, quantity. So, halimbawa, ngayon ulit, kunin natin si sample 1. This time, 10. Ayan. So, syempre, gusto natin makita. Pwede palang wala muna si retail price, no? Pero sige, magagamit natin yung sa stock out. Gusto natin makita yung magkano yung gastos natin, no? Pag si cost price, ito time siya kay quantity. So, total. Yan. Equal cost price times quantity. Yan. So, gawin natin if A2 is equals to blank A2 ba? Or dapat ay B2 na. B2. Yan. Enter. Lagyan natin ng closing. Ayan.
So, tingnan natin kung nagbago rin to. P2. Ayan, tama. So, copy natin yan hanggang sa pinakadulo. Ayan. So, tama. Tama yung ating mga formula. Okay. So, yan yung total para sa cost price. Bago natin to alisin sa retail price, copy muna natin to. Dito kay sunod, no? So, delete na lang siguro natin yan. Ito na lang yung copy natin. Move natin kay stock 1. Ayan, move na lang pala. Ah, teka lang. Pag minove siya, wala naman nangyari. Copy na lang natin. Okay. Dito kay... yan. Okay natin. Stock in, stock. Ba't pala may ganun, no? Di bali, okay lang. So, ito, delete na natin. Yan. And then, ito, pangalanan natin ng stock out. Stock out. Okay? Yan. So, ganun din. Lagay mo yung date, then yung mga items na naka-register. Kung ilan yung nag-out. Halimbawa, tatlo. Yan. So, alisin na natin. Alisin na natin sa stock in sa retail price since hindi naman natin siya magagamit dito sa stock in kasi cost price pa lang naman yan. Ayan. Then dito kailangan na kasi para malaman natin yung ating profit. Ayan. So ito baguhin natin instead na dito gawin natin E2. Ayan. Kasi retail price na yung basehan natin dyan. Then copy natin pababa. Then, add tayo dito ng isa pa. Baliktad. Dito na lang sa kapila. Pangalanan natin tong profit. Ayan. So, mula sa cost price, magkano yung kinita natin pag naibenta natin siya sa retail price. So, equal lang natin yan. Ito, retail price minus cost price. So, 20 pesos yon para sa isang peraso. Ngayon, ang quantity ay 3. So, ito times pa natin yan sa letter C. Yan, times C2. Yan, so 60 pesos yon. Pag isa lang, 20, pag 3, 60. Ngayon, gawin natin ulit yung if, pa if blank. If B2 is equals to blank, blank natin. So, kulang daw tayo ng isang apostrophe. Pero siya na daw bahala. Okay? So, copy na natin hanggang pababa. Ayan. So, mga 20-20 yung tubo kada isa. Dahil 3 yan, 60. So, subukan natin. Nag-click tayo. Pero this time, register tayo ng isa. Sample 4. 160. Benta natin ng 180. Okay? Dito sa stock out. Stock in muna natin. Ayan. So, mga 20 na. Okay, date ngayon. Okay, sample number 4. Quantity. Siguro mga 10. Ayan, diba? So, ayos. Okay, so may stock in na tayo, may stock out na tayo. And then dun sa register para mag-match siya, no? So gawa natin ng ito pa lang initial stock, alisin natin yung kulay. Kasi pwede niyo lagyan niyan, halimbawa, may inventory na kayo, gusto niyo i-record yung past record niyo. Then meron ng mga stock, o initial stock 'yan lagyan diyan. Bawa may stock na si sample 1 ng 20 bago niyo simulan tong inventory. Ayan. So, yun yung mga initial stock. Yung meron na kayong stock. And then, dito, yung mga add na lang, no? Added stock na yan. So, stock in. Ayan. So, paano natin malalagyan ng stock in si sample 1? Dito naman, gagamit tayo ng some ifs. So, may video tayo regarding kay some ifs about Google Sheets. Ayan. Applicable din siya dito sa Excel. So, some range. Ayan. So, yung sum range natin, itong quantity. Ayan. C2 hanggang C1,000.
Okay, lock natin F4. Next is criteria range 1. So, criteria natin na range ay yung doon tayo ulit sa stock in. Ito, si item name. B2 to B1,000. 1,000. Then, lock natin. Next is criterion. Criteria nakalagay dito. Pwedeng criterion. Ito namang katapat niyang row. Sample 1. Enter. And 15. So, tingnan natin dito. Sample 1. 5. 10. So, dagdagan natin. Gawin nating 10. Ayan. So, 20. Tama. So, gawin natin. Lagyan muna natin ng if blank. And if A2 is equals to blank, blank natin yan. Otherwise, kulang na naman daw. Siya na bahala. Sige. And ito lang may kulang. Yung closing. Copy natin. Pababa. Okay. So, bakit ka nagbibigay ng parang warning? Tama naman ang ating mga formula. Okay, so pwede natin i-ignore naman yan. Ayan, tama naman yung ating sample 2. Wala pa, no? May 5. Pero bakit dito 0? C3. Ah, okay, so may hindi tayo nakalock na isang. Buti na lang nagbigay siya ng warning. Ito, hindi nakalock. Lock natin yan. Dito, ito rin, hindi nakalock. Yan, nagbago tuloy siya. Enter natin, try natin ulit i-copy. Okay na. Next, stat, stack out. Yan, so pareho lang. Pero this time, dito naman, sa row ng stack out. So equal ulit, sum ifs. Sum range, yung quantity. C2 to C1,000. F4, lock natin. Ito rin pala, oh. Hindi na ilalock. Then, sunod natin. Stock out ulit. Yung criteria range. Item. Lock natin. To B1,000. Lock. Ba't kaya hindi siya naisasama sa paglalock? Okay, then. Criterion is yung A2. Enter natin. Then, lagyan natin ulit ng if blank. If A2 is equals to blank, equals to blank. If not, sum ifs tayo. Okay, so, kulang daw, kulang. Ayan. Sa Google Sheets kasi, hindi na nagbibigay ng warning. And then, siya na bahala. Dito kasi, nagbibigay ng warning. Okay, so, 6. Sample 1, tingnan natin. Tama. Sample 4, 10. Yun, tama. So, dito na papasok si ending stock. Gagawin niya, pagpa-plus niya to, initial stock, saka si stock in, then, minus kay stock out. So, equal natin. Sum. Ay, ito na lang. D2 plus E2. Okay. Teka lang. Hindi pa tayo nag-okay. And then, minus natin kay F2. Ayan, enter. So, 40 yung ating stock. Ngayon, nabawasan ng 6, 34. So, tama. So, lagyan ulit natin ng if. A2 is equals to blank. Equals to blank. Otherwise, kulang ulit tayo. Siya na ulit bahala. Okay. So, copy natin yan, pababa. Ayan. So, 25 minus 3, 22, 20, 40, 30. Ayan. Okay. So, ayos, no? So, gumagana lang tama yung stock in, stock out natin. Pati yung dito. Ayan. So, sunod natin na pwedeng gawin ay yung magkano yung ating kinita, magkano yung ating naibenta, magkano yung nagastos natin. Ayan. So, ilagay natin yan dito, ano? So, ito.
pwede natin ito gawing summary. Summary. So, si summary, ayun na lang natin sa dulo. Then, lagay natin dito yung, let's say, yung purchase order, yung stock in natin. Ayan, stock in cost. Ayan, total cost price. Ayan, ano bang magandang term natin dito? Total cost. O kaya, purchase na lang, no? Total stock in amount. Pwedeng ganyan. Ayan. Ganun din dito, stock out naman. Ayan. So, ito, ngayon ko lang naisip to. Pero baka may mas maganda kayong term. I-rename nyo na lang po, no? Ayan. Stock in amount, stock out amount. Ayan, parang ito sales na yun, total sales. Ito, total purchase. Ganito na lang, para mas maganda. Total purchase. Then, total sales. Okay? So, para dito, total purchase. Then, total sales. And then, profit. Total profit. Pwede pa tayong magdagdag ng sabihin nating in expenses. And so rename natin to expenses. So kung ay teka lang no. Abot to ng 1 million. Undo natin, undo. O kaya delete. Ito na lang i-duplicate natin. Okay, lagay natin dito. Rename natin ng expenses. Ayan. Expenses, ito yung ibang mga binigastos nyo, no? Bukod sa pagbili ng mga items ninyo. Expenses sa kuryente, sa trabahador, etc. And description. Description. Tama ba spelling? Amount. Notes. Palakihin natin si notes, si amount, gitna natin sila lahat. Ayan. So, libawa, Meralco. Sorry sa aso. Natako lang aso. So, 1,000. Employee. Ayan. 500. Ayan. For example lang naman yung mga yan, no? Ayan, so lagyan natin ito ng amount na currency. Dollar ang pinakita niya. Bagay natin. Ba't kaya hindi nag-automatic dito na? Pag pinili mo, yun na ulit. Kailangan mo pa ulit hanapin. Medyo hassle yan ah. Hassle yan dito. PHP. Okay, enter natin. Ayan. So, employee, for example lang naman yan. Dagdag pa tayo ng date. Ayan. Bawa date na to. Ayan. Okay. So, ayan. So, lagay nyo lang dyan, no? Then, lagay na rin natin dito. Total profit. Okay. Total profit. Total expenses. Expenses. Okay. Ang sunod nating ilagay ay yung gross. Net purchase. Gross. Sabihin natin ganito na lang. Ito ay net purchase. Net purchase. And net sales. And tama ba yung term natin? Pag net ba,
Oo, tama. Then, expenses, total expenses. Pwede. Yan. Then, lagay natin dito. Kaya, tama. Net expenses, total expenses. Pwede na yan. Ito yung gross profit. Yan. So, kung di ako nagkakamali, parang baliktad yung term ko. Dapat ito yung gross, ito yung net. Yung gross kasi parang ang term nun ay total. Ayan. Sa bagay, pwede nyo namang i-rename to. At pasensya na medyo nalilito tayo. Ayan. Ang gross, parang other term siya ng total. And then yung net, parang hindi na ito yung total kasi mula sa kinita mo, babawasan mo pa doon yung expenses, no? So, parang ganun ang mangyayari. Siyempre, yung kinita mo, kukuha ka doon ng pang expenses. Kaya magkano talaga yung kinita mo? Yun yung tawag siya, net profit. So, parang ganun lang naman. Hindi ko alam kung tama yung term ko. Pero, ganun yung idea. Some ifs tayo. O kaya some na lang. Some ifs, kasi wala naman tayong conditions ilalagay, parang summary lang siya. Sa susunod na version na yon, yung may mga condition yung ating summary. Kaya stay tuned lang no, sa ating channel. Okay, some tayo sa cross purchase stocking. Mula dito, kopyahin natin to. Ayan, hanggang sa pinakababa, E1000. Lock natin. Okay, lock. Then, i-format natin to na peso sign. Peso. Okay. Accounting currency. Yan, hahanap ulit tayo, no? Medyo hassle nga yan. Okay natin. Okay, then dito naman, sum din. Equal muna pala. Equal, sum. Gross tayo, kaya stock out yun. Yan, mula dito hanggang sa pinakababa. Then lock natin. Sunod, profit. Sum din. Yan, sa stock out din yun. Doon natin nakikita yun. Mula dito hanggang pinakababa. Lock natin. Enter. Total expenses equals sum. Dito yan sa ating expenses row. C2, pababa. Lock natin. Enter. Net profit. So, from profit minus expenses. Parang ganun, di ba? Ayan. So, ito lang. C2 minus D2. Ayan. So, negative. Kasi sobrang expenses mo, yung profit mo, maliit pa. Ayan. So, kung gusto mo naman ay sa sales. Ayan, sa sales tayo magbe-base. Pwede nating dagdagan. Gawin natin. Net sales. Ayan. So, ito yung mga computation niya, no? Base muna natin dito. Si sales, ma-minus natin kay purchase. Then, minus din natin kay expenses. So, ganyan. Parang ganyan yung nagawan ko ng iba na kanilang net sales. So, expenses plus purchase minus mo yun kay gross sales. Enter natin. Yan. Mga negative pa, no? For now, dahil yun ay wala pa tayo masyadong naibibenta. Kaya puro negative pa tayo. Yan. Pero kung marami-rami, hindi ayos tayo dyan, no? Yan. Okay. So, for the meantime, ito na muna yung ating simpleng inventory. Sunod na mga versions natin, dagdagan natin to ng real-time available. Yung kagaya sa Google Sheets ko na pag dinagdagan mo to, yan, halimbawa dinagdagan mo yan, lalabas dito real-time kung ilan yung available stock. Yan, usually sa stock out yung nakikita. Yan, lalabas dyan yung real-time available stock. O yung kanyang pinaka... Tama, ending stock.
Yan. Summary. Dadagdagan din natin to sa susunod ng mga versions natin ng date. Yan. Kaya tayo naglagay ng date dito kasi may purpose yan. Para pag nag-summary tayo, pipili tayo ng date range natin. Then lalabas yung mga summary para sa iyo, para sa date selected natin. Okay? So, itong template na to, lalagay natin sa description para libre nyo ma-download. Okay, so kung gusto nyo matuto kung paano to ginawa, panoorin nyo yung buong video. At ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makuha nyo yung idea. And then, pag nakuha nyo kung paano ginagawa, syempre, matututo na rin kayo sa sarili ninyo, no? Kung paano nyo siya imo-modify from time to time. Okay, sige. So, salamat. Kita tayo ulit sa susunod na video.